Hello, kabayan! Kamusta? Nandito pa rin tayo ngayon sa Imperial Palace dito sa Tokyo. Habang naglakad-lakad tayo, marami tayong mga nakita na mga kababayan at mga ibang lahi din dito sa mismong lugar. Talagang nakakatuwang tignan kasi nakikitang sobrang saya at hindi lang pati mga Pilipino ang nagkumpul-kumpul sa mga iba't ibang lugar. Marami ding mga lahi dito na meron ding ganitong community for them to survive and for them to feel the community that they're not alone in this country. At habang naglalakad nga ako ay nakita ko itong cherry blossom na to at meron nga nagpa-picture na may-ari ng dog. So naghintay ako noon at nagpa-picture din. Papakita ko sa inyo yung mga larawan in the next pictures na ipopost ko dito sa ating Facebook. Habang naglalakad nga ako, nakita ko itong magandang bulaklak. Of course, this is one of the cherry blossom na nandito sa mismong park. At makikita din dito yung mga naghanami. Ibig sabihin, nag-inuman sa ilalim ng cherry blossom. This is actually allowed, especially during the spring season. At yung namumukadkad talaga yung cherry blossom dito sa Japan. Meron po silang kultura na pwedeng magdala ng mga pagkain, inumin dito sa park. Yun ay ginagawa nila sa ilalim ng cherry blossom. So that's one of their culture that they're doing. But to be honest, hindi ko pa talaga nagawa yan. Hopefully, meron tayong mga makakasama na kawa Pilipino or di kaya mga Japanese na mag-invite sa atin to experience hanami or drinking or viewing cherry blossom. Ganun yung meaning nun. Pero yung pinupuntahan talaga ng marami ay yung inumin. Diba? Nakakatuwang tingnan. At ito din yung nakita natin, isa sa mga cherry blossom na sobrang dami din talaga nagpa-picture kasi sobrang namumukadkad at sobrang puti, sobrang ganda talaga ng kanyang ang color. This is like a perfect season, perfect time for us to see this cherry blossom na nakita natin. Meron din tayong mga nakita ng mga statue dito sa park. And I don't know what does it mean talaga, pero napakagandang tingnan. Nakikita din yung mga cherry blossom na nahuhulog na mismo sa water. So medyo hindi tayo nakapag-bloom ng cherry blossom kasi nag-iba-iba yung weather lately. So pag-bloom ng cherry blossom, biglang humangin ng malakas at hindi talaga maganda kasi nahuhulog yung mga cherry blossom. But anyway, we're able to witness this beautiful lake over here. Lake, patawag nito, baka river. It's actually surrounding the Imperial Palace. So sobrang ganda, napakaswerte natin kasi na-experience natin ito. At lalo na nakita natin itong mga cherry blossoms. Again, there are a lot of kinds of cherry blossoms here in Japan or in other countries, but here in this Imperial Palace, these are the cherry blossoms that you can see and you will witness well just by walking around at this place. This place is actually very nice kasi dito mo makikita na yung mga Japanese talaga ay sobrang napaka health conscious. They are running, they are walking, they choose to walk instead of riding trains. Actually, yung mismong nilalakaran ko, meron ka man nakikita a place where you can go down, parang underground siya, and you can actually ride a train. So, tingnan muna natin ulit yung mismong water dito. Sobrang ganda. Napakaganda kasi mga cherry blossom nga. Ewan ko, but this is actually my first time na talagang pagsimula ng cherry blossom ay nandito na din ako. So, I'm so happy to be able to witness this one. Thank you.
So, galing tayo sa Sakura Damo Bay. Ngayon, naglalakad tayo sa mismong, parang famous siya na parang tumatakbo yung mga tao dito, may exercise, ganun. So, at yun lang, sana'y naging maganda yung pag-tour ko sa inyo dito sa malapit sa Imperial Palace. And hopefully guys, in the future, this would be your experience and you're gonna share it here also in Facebook or any other social media platform. And I'm looking forward to see all of them. Again, kabayan! Padayon lang!